Good day, everyone. It's me, myself, and I, JC Machiavelli. So, gaya ng pinost ko, nag-comment kayo ng mga stupid questions or random questions na bumabagabag ng todo sa isipan nyo. So, yeah, simulan na natin. Una is si Marjorie. Ang unang tanong niya is, who are you? Yeah, kakasabi ko lang. Pero sige, I am JC Machiavelli, a poet. Obvious naman kasi dahil dyan sa mga post ko. Musician, well, puro cover lang ginagawa ko pero wait lang kayo. An author sa Wattpad pero hindi pa ako nakakapagsulat ulit eh. Naghahanap ako ng motivation. Well, next question is, what is self? Well, pagdating naman sa salitang self, well, pag sinabing self, ibig sabihin nito is yung mismong pangunawa mo, yung mismong perception mo sa sarili mo kung anong klaseng tao ka, kung anong klaseng individual ka sa maraming tao. Halimbawa, ako, I describe myself as handsome. Kapal na mukha ang puti. Next question is, do you believe in Hume's own definition of self? Yung Hume's definition of self kasi is more on logical, pamamaraan. Hindi siya katulad ng rational na paano ba iisipin ng tao sa kanyang isip? Paano ba niya formulate sa utak niya kung ano ba siya. And kung paano niya ma-explain sarili niya. Sa Hume's definition, ito yung part na ito yung sasabihin na paano mo madidescribe sarili mo. Pero, madidescribe mo sarili mo through perception ng ibang tao. Kumbaga, you're describing yourself from a bundle of perceptions of other people. Halimbawa, paano mo nasabi na isa kang taong masungit? Paano mo nasabing na matalino ka. Ang nagiging reference mo is yung mga kaibigan mo, yung mga nagsasabi sa'yo. So, yun yung percept, yung sa Hume's own definition of self, which is, ganyan ang tanong niya, kung naniniwala ako, yes, naniniwala ako kasi, doon naman din talaga tayo, kukuha ng definition kung paano natin madidescribe sarili natin, lalo na sa mga, interviews. Sa interviews naman, sa mga trabaho, minsan, naging rational tayo kasi kailangan natin makuha yung attention ng mga nag-interview. Pero sa school natin, kapag tayo, yun ang ginagamit. Okay? So, next is, yung tanong niya is, where do you find soul? So, kung hahanapin mo yung soul, well, dun tayo sa isa pa niyang question, which is soul really exist? So, dun kasi sa sa pag sinabi natin soul, is yan yung nagiging dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Kung wala yung kaluluwa, hindi magpa-function yung mismong katawan natin. Yun yung pinapaniwala natin through theological theories. Hindi mabubuhay ang tao kung wala ang kaluluwa. So, sa paniniwala naman ng scientist, yung soul na yan is na nabuo lang siya dahil sa isipan ng tao. Dahil yung isipan natin is sobrang malikot. Kaya naisip natin na maybe there is something na nagpapagalaw sa mismong katawan natin. Na ito yung nagiging dahilan kung bakit mag-animis yung bawat parte ng katawan natin. Bakit bumubukas sa ratong kamay ko? Bakit pumipikit yung mga mata natin? Siguro dahil sa kaluluwa. Yun yung dahilan. So, is soul really exist? So, bahala. Tanong niya kanina is, where do you find soul? So, gaya ng sabi ko, through theological, yung soul daw is mismong nasa katawan natin. Kumbaga, nakasapi siya sa katawan natin. Kumbaga, katulad ng sa mga astral projections na sinasabi na yung kaluluwa natin is umaalis sa katawan natin tapos bumabalik. Tapos yung kaluluwa natin is pumupunta sa iba't ibang lugar tapos may thread na nakakabit sa katawan mo para hindi ka maligaw para balikan yung katawan mo. Where do you find soul? Well, in scientific naman is ang paniniwala nila dyan kung usapang soul na, which is yung naging dahilan ko bakit tayo nabubuhay. Ito yung heart, lungs, tsaka brain. Yung pangunahing dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Kumbaga, kung hindi dahil nagpapump yung heart natin, hindi mag-flow yung dugo sa ating buong katawan para hindi siya mag-numb yung kamay natin. Tapos yung brain natin, which is essential ng connection na pag-alawin yung mismong mga daliri natin na magsalita tayo, na kumilos tayo in different responses. Katulad lang ng kapag napaso tayo, bigla na lang tayo mag-flinch na alisin yung kamay natin dun sa mismong bagay na mainit. And then yung yung lungs, which is two inhalation and exhalation, which is pagpasok ng oxygen at paglabas ng carbon dioxide sa ating katawan, which is yung oxygen nakakatulong siya sa ating katawan na natiling marusog yung katawan.
At kung carbon dioxide naman ay nilalabas natin sa katawan dahil kapag yung katawan natin ay puro carbon dioxide, masisira yung mga organs natin. So next yung is yung tanong ni Luis, kung may alter ego ka tapos na in love ka doon, self love bang matatawag yan? Well, yung alter ego kasi is dalawa yung alter ego para sa akin. Yung alter ego is which is yung mismong ikaw, katulad ng kay Superman. Yung alter ego niya is si Clark Kent, tapos yung isa si Superman mismo. Yun yung ano, yung isang ano ng alter ego. Yung alter ego naman na isa which is yung true form na tao mismo. Kumbaga clone mo, clone another self or ibang tao na may yung may similarities kayo sa ugali, sa characteristics, sa attitude, sa bawat bagay. So sa part na yun na alter ego na tinutukoy niya is kung nasa iyo matatagwa yung self form. Kung true form ng tao naman, tapos pareho kayo na ugali. Well, hindi siya self-love. Pero kung self-love na ano, yung gustong, nagugustuhan mo yung ano, sariling personality mo, which is yung another personality mo, hindi ko naman sinasabi na may DID ka, or ano, or may multiple personality ka. Yung alter ego is yung attitude mo na nanais mo, or yung, alam mo sa sarili mo na ikaw isang seryosong tao, pero eto, isa, makapalamuka, ikaw mahihain sa ibang tao. So, sunod is si Li Wei. Yes, Li Wei yan. Chinese characters yan. Well, paano ko nalaman? Siyempre, Google. So, ang tanong niya is, nasaan ang Adam's apple ng giraffe? Well, yung giraffe wala siyang Adam's apple. Dahil yan sa ano, sa sexual deformism is yung pagbabagong anyo species, katulad ng sa tao. Habang lumalaki yung ano, lalaki, kakaroon siya ng Adam's apple dito kasi dahil nagde-develop yung katawan niya sa paglipas ng panahon. Ganun din sa hayop, which is sa giraffe naman, lumalaki sila, humahaba yung leeg nila. Habang umaano sila, lumalaki, nagkakaroon sila ng ano, horns. Yung sexual deformity is yung kung paano mo maano yung ano, different sex ng ano, ng species katulad ng sa tao. Yung sa lalaki, ano, broadening of ano, of tapos sa babae naman, pagkakaroon ng hinaharap. Tsaka ng ano, thick na legs. Tapos yung sa lalaki, pag ano ng boses. Pag paglalim ng boses. Tapos yung ano naman, pagkakaroon ng Adam's apple, which is, kaya nagbabago yung boses ng lalaki, paglaki is, dahil dun sa paglaki ng larynx nila, or yung voice box nila, sa paghaba ng panahon. Kasi hindi katulad ng sa babae. Well, sa babae, meron naman din Adam's apple, pero ganun lumalaki katulad ng sa atin, kaya nagkakaroon ng Adam's apple. Then, turtleneck pa rin ba yun pag sinuot pa rin ng giraffe? Yes, turtleneck. Kasi yun, nung tinawag sa kanya, nung ano eh, ginawa siya eh, turtleneck. Tulad ng sa ano, kumbaga yung taba ng ano, nandito, yung taba ng mismong ano, pagong, tinawag niyang turtleneck kasi pareho ng ano, itsura. Well, isa giraffe, meron naman din siyang turtleneck. As in, meron talagang damit para sa ano, giraffe. Well, sa Japan, ano eh, may ginawang, tama ko kung burda yun, or true tahi. Gumawa yung tao para sa ano, para sa mismong giraffe na nasa zoo ng turtleneck na damit para hindi malamigan sa panahon ng winter. Lalo na't yung ano, yung giraffe is nasa zoo. Tapos, alam naman natin kapag lumalabas sila sa lungga nila, open area yon. So, yun. So, next is si Jeremiah. Ang tanong niya, bakit pag babae, okay lang sinasaktan na lalaki, pero pag lalaki, hindi okay sinasaktan babae? Okay ka lang ba? Okay ka lang ba, Jeremiah? De, joke lang. Siguro dahil na rin yan sa ano, mismong ano ng mga nakakatanda at saka ano, epekto ng ano, pag-iisip ng mismong nasa society natin. Kasi alam naman natin, ang sinasabi lagi na ano, eh, yung ano, babae, hindi yan dapat sinasaktan, dapat minamahal yan. Yung mga linyahang ganun. Hindi ko naman sinasabing mali yun. Ibig kong sabihin yung ano, yung mentality ng tao na nakaka-apekto sa iba, nakaka-influence sa iba, kaya naisip na napaniwalaan yung isang bagay. Katulad na lang na ano, sabihin natin totoo yung agharta. Kinuwento mo sa kanila, explain mo na maayos, papaniwalaan nila yun. Mapapasok sa isip nila yun na totoo yun, pasa pa nila sa ibang tao. Kaya yun yung nangyari. Siguro maniniwala naman din ako dito sa ano, sinasabi mo Jerry. Hindi naman din kasi maganda na ano, nasaktan yung ano, babae. Kasi alam naman natin na, well, I mean yung true violence, hindi naman talaga dapat yun kasi. Who are, ano, physical, ano, sa physical na pangangatawa natin, tapos dun sa babae. Anong ano nun? Kasi tingnan mo, itong kama ko, napakalaki nito eh. Kaya ko pang suntukin yung pader namin eh. Kahit 10 beses pa eh. Tapos yung babae, paano kung inanamon true violence yun? Oh, may ano sila sa pain
tolerance pero hindi ganun kaano. Pero yung pain tolerance nila through ano yun, sa iba pang aspect yun. Iba pa yun sa ano, pag sinuntok mo yung babae or in ano. Pero kung true emotional, well yes, hindi naman talaga tama yun kahit sa lalaki o sa babae na sinasaktan yung ano partner nila. Nagiging ano lang, masama lang siya dahil paniniwalan, may pagkakaiba sa pagdating sa pag-iisabang ano, tao. Ang boys kasi more on rational sila mag-isip. And yung girls naman is more on emotional sila mag-isip. Pero alam naman natin na ano, marami pa rin babaeng matatalino. Ewan ko kung ano, baka nalito ka na. Oh, sige, so next is, bakit ba tayo nabuhay kung utusan na rin naman sa bahay? Pre, hayaan mo na. Hayaan mo na. Hayaan mo na utusan ka sa bahay. Wala tayong magagawa. Kasi ganito yan, kung hindi ka kikilos sa bahay, magagalit yung tao. At isa pa, kung hindi ka kikilos, paano ka mabubuhay? Paano ka ikaw na lang mag-isa? Hindi mo alam kung paano magluto, maghugas ng plato, magsaing. Hindi mo alam kung paano mamaling, kung anong kakainin mo. Hindi naman ano eh, hindi naman tayo mabubuhay ng ano. Laging merong taong nandyan na magluluto sa'yo, mag-ano sa'yo. Darating din kasi tayo sa point na kailangan tayo mismo yung kikilos para mabuhay tayo. Yun kasi yung ano, yung pangunawa ng mga magulang ko, bakit inuutos-utusan tayo para ano, para kung sakaling dumating tayo sa point na ganun, alam natin yung gagawin natin. Kumbaga, patulad ko, mga ano, grade 1 ba yun or kinder? Kinder pa lang ako, nuroon ako ng maghugas, magsaing. And grade 1, dati, dito ako sa ano, sa lugar namin. Pero, yung school ko, andit, ay hindi, dati, doon kami sa malayo, mga 5 kilometro ang ano, ang diferensya ng bahay namin hanggang dito sa ano, sa school na malapit sa akin na elementary school. Bumabayahe ako noon gamit ang jeep. Doon ako natutunan ko rin yan and namamalingke din ako kahit napapagalitan ako, tapos tinuruan din ako na magluto ng itlog, tapos sunog pa. So yun. Kumbaga, na-apply naman din natin yan sa ano natin eh. Kasi pag minsan, nasa trabaho yung pareho mong magulang, mag-iwan sila ng pera dyan. Anong gagawin mo sa pera? Ang pagkain mo. Paano mo yan yung pagkain? It's either bumili ka ng lutong ulam or bumili ka ng mismong raw material. Ng itlog mismo, ng tokwa, ng kung ano man nasa palengke. Kasi ka magluto, which is nakakatipid sa ano. Kasi sa mga ano karinderya, pag bumili ka ng lutong ulam, sabihin natin 30 yung karne. Sa ganun kaunting ano na yun, sa ganun kaunting amount ng ulam na yun, kung yung 30 na yun, binili mo ng 20 itlog, 10 pisong tokwa, mas marami yun kapag niluto mo na. Yun kasi yung inaano dun, yung pagdating sa karinderya. Kumbaga, pag may time na tinatamad tayo, true karinderya tayo. Tapos kung tayo naman tong si Masipag, pupunta palengke, magluluto, saka kakain, okay lang naman din. So, yun. So, next is, bakit napaka-unfair ng Earth? Dalawa yung masasabi ko dito, which is, bakit hindi maging unfair yung Earth eh kung tayo naman ay hindi unfair sa kanya, diba? Pollution, deforestation, diba? Pero kung ibig mong sabihin na bakit ang unfair ng Earth, which is yung ibig sabihin na bakit ang unfair ng buhay? Lagi naman unfair ang buhay, ano, Jeremiah. Yung buhay, pag sinabi kasing unfair, hindi siya madalas, hindi siya laging favor sa'yo. Hindi naman talaga laging magiging favor ang buhay natin sa, hindi naman talaga magiging favor yung mga nangyari sa buhay natin sa gusto nating mangyari. Kasi kaya naman din talaga unfair para lalo tayong matuto, lalo tayong magkaroon ng knowledge tungkol sa mismong mga bagay na yun, kung paano natin siya malalampasan. Para pag dumating siya ulit sa buhay natin, hindi na natin siya problemahin. Kumbaga, basic na lang yan sa atin. So next naman is yung kay Charis. Ang tanong niya is, why do people befriend you when they will just show you afterwards why you shouldn't have treated them as your friends in the first place? Oh, may gulay. Paano ko ba ito na yun? Wala akong kaibigan eh. Kaya sa tingin ko na isip mo yan is dahil may dyan na yung part na ano, nakikita mo yung ano, negative attitudes nila, yung mga
ugali na ayaw mo tungkol sa kanila para magka-tag, para FO na kayo. And then yung isa naman is, isa lang ibig sabihin, which is toxic. Hindi ganito, pero ganito. Okay? Sasabihan ka ng ganito, pero pag nakatalikod ka na, magsasabi ng negative sa'yo sa ibang tao. Tapos nilalabas yung secrets mo nang hindi mo nalaman, tapos sasabihin, hindi niya alam kung sino, which, pero siya naman talaga. Ang hirap ng tanong mo. So next, for you, sa akin, for you, what is the most unforgivable thing a person could ever do? Sirain pagkatao mo. Ang malupit pa niyan, sa akin kasi, taong simbahan na nga, siya pang nakaisip na ano, dahil nga, ako lang lalaki, sa aming magkakapatid, lima kami magkakapatid, ate ko, ako, tapos yung tatlo kong kapatid na maliliit, which is puro babae. Ako lang nag-isisang lalaki. Ito namang tong taong simbahan na to, pinag-isipan ako, namahan niya ko daw yung kapatid ko, yung mga batang maliliit. Aba, pagdating ba naman sa bahay ng tatay ko, nalilisik yung mata. Aba, pinaghampas ako sa likod. Aba, mula nun, talagang nanggigil na talaga ako. Ang sama na ng loob ko sa kanila, mula nun, hanggang ngayon. So, next is, unforgivable thing person ever do. Maliban sa sirain ka, sirain pagkatao mo. Betrayal. Kung sino pa yung iniisip mo ano, makakatulong sa'yo, siya pa yung higing dahilan kung bakit. Alam mo na. What is the most sincere and unforgettable apology? Wala. Hindi naman dahil ano, masungit ako, kundi bago pa sila mag-sorry, sabihin ko, okay lang ako. Okay lang. Pero sa loob, ano, nagtatanim ng galit. Hindi, joke lang. Hindi, as in, ganun talaga. Pag may ginawa sila sa akin, tapos nagsusorry sila. Okay lang sa akin. Ang ginagawa ko, inuunahan ko na sila. Sabihin lang, uy, JC, sorry ah. Pagkasabi pa lang nila, kahit hindi pa nila ini-explain kung ba't sila nagsusorry. Ako na nagsasabi na ano, kaya mo na, okay lang yun. Ewan ko, ganun ako kabait eh. Kaya nga, kahit anong mangyari sa akin din, umaasa yung iba eh. Next is yung kay Kian. Ang tanong niya is, nalulunod bang isda? Well, alam natin na humihingi sila sa ilalim ng tubig, pero sa totoo lang, yes, nalulunod sila. Pag kasi tayong mga tao nalulunod sa tubig, dalawa yan. Pumapasok sa katawan natin yung tubig, which is nagiging dahilan para bumara yung ano, yung tubig sa mismong ano natin, sa loob natin, sa labasan ng hangin natin. Kumbaga sa isda, imposible mangyari yun. Dahil lagi may pumapasok na ano, tubig, di ba? Yung sa tao, kaya pag bumara yung tubig sa ano, sa hingahan nila, ang nangyayari is walang oxygen na pumapasok, puro carbon dioxide lang nasa loob ng katawan nila. And yun ang nagiging dahilan para tumigil yung pagdibok ng puso nila dahil hindi tuloy-tuloy yung pagpasok ng oxygen para ano, lalo pang gumana or maging maganda yung pangangatawan ng ano, mga organs natin. And sa isda naman, humihinga sila through their mouth, then through the gills. Kumbaga, hinihigop nila yung tubig, tapos nilalabas nila yung tubig sa mismong ano nila, hasang nila. Well, doon naman sa ano na yun, sa process na yun ng paghinga ng isda, pagkapasok ng tubig sa kanilang bibig, ipifilter ng hasang nila yun, yung tubig na yun, which is kukunin yung mismong oxygen na nasa tubig, papunta sa kanilang katawan, tapos i-exhale nila through their gills. Kumbaga, sa hasang nila nilalabas yung ano, yung tubig, tsaka yung carbon dioxide yung nasa katawan nila. Well, dahil nga, ano, alam naman natin na pag puro carbon dioxide yung nahihigop natin or yung nasa katawan natin, ano, masisira yung mga cells, yung masisira yung mga pangangatawan natin, yung organs natin, hindi siya mag-function maayos. Kumbaga, parang yung tao nandun sa, ano, sa room na nasusunog, tapos isolated pa yung lugar na yun, walang bintana, na trap siya sa loob ng ano ng room na yun. Puro carbon dioxide yung naano niya, 'di ba? Yung naihinhale niya galing sa usok ng mismong nasa ng galing sa apoy. Ang mangyayari, yung katawan niya masusuffocate. Suffocate ibig sabihin puro carbon dioxide yung naano ng katawan niya and kulang siya sa oxygen. Well, ganun din sa isda halimbawa. Well, para madaling ma-explain, kaya may nilalagay na ano, yung bumubula sa ilalim ng ano, ng aquarium, or yung nagbubuga ng bula. Kasi yun yung oxygen. Hindi naman siya totally oxygen, kumbaga hangin lang siya na ano, inaano ng machine galing sa paligid natin. Tapos ibinubuga sa ano, sa tubig, para umalo yung oxygen na yun dun sa mismong tubig na nasa tank ng, sa fish tank. And then, ayun, magmimix na siya sa tubig. Kumbaga, yun yung nagiging dahilan kung ba't may oxygen pa rin sa tank. Tapos kung wala namang ganun, kaya madalas
sinasabi na lagi mong lagi mong lilinisan yung mismong ano aquarium. Pag dumudumi nang dumudumi yung ano, kapag dumudumi nang dumudumi yung mismong aquarium, mawawalan siya ng ano, sapat na oxygen kasi puro carbon dioxide na galing sa pangangatawan niya mismo, galing sa feces niya, sa tahi niya. Kumbaga, gaya nga nang sabi ko, same lang sa ano, sa isda. 'Di ba? Gaya ng kapag bumibili ng aquarium, may sinasabi na ano, bilang kung ilang isda lang ang pwede doon. 'Yun yung mismong ano tinutukoy. Crowded yung mga isda, maraming isda doon sa mismong aquarium na 'yon. Mahirapan makakuha ng hangin kasi mag-aagawan sila. So yung naglalabasan sila ng mga carbon dioxide, eh yung oxygen na hinihigop ng katawan nila, 'di ba? Eh sila bawat minuto nilalabas nila yung ano, carbon dioxide. Hindi lang bawat minuto, bawat segundo nilalabas ng katawan nila yung carbon dioxide sa bawat katawan nila. So dahil puro carbon dioxide na yung mismong nasa katawan nila, dun mangyayari yung tinatawag nating paglunod. Makakaranas ng asphyxiation, pag sinabi asphyxiation, pagkamatay or pagka-decay ng isang species dahil sa kakulangan sa oxygen. Well, nandiyan yung ano, yung definition. So, yun. Lalunod ang isda. Kasi madumi yung tank, okay naman, walang oxygen sa mismong tubig. Yan ang pinaka-mixer. Dami ko pong pinagsasabay. What the? So, next is yung kay... Uy, ito na pala yung last natin. Yung kay Jerome. Ang tanong niya is, bakit? Well, suppose ko, gaya nga nang sabi ko, mag-comment kayo ng stupid questions or questions na nakapagpapabagabag sa inyo. Tapos sasagutin natin yan. Well, bakit? Gusto ko eh. Di lang gusto ko para mabigyan sagot yung mismong mga tanong na bumabagabag sa inyo, yung mga curious kayo. Tsaka magkaroon din tayo ng kalaman kasi alam mo naman, kahit stupid yung napaka-stupido ng question na yan, kung masasagot mo yan, malupit kang tao. Kasi kahit na stupid, sabihin natin may ano, may tinanong kang napakawalang kwenta sa mga kaibigan mo, pero nasagot ng kaibigan mo, aminin mo, mukha ka matalino, di ba? So, yun. Hindi lang yun, syempre, entertainment na rin, kumbaga, para mabigyan na rin kayo ng ano, information, nating entertain kayo na ababawat, kahit na ano palang itanong ko is, pwede rin palang masagot. Kung, kahit na ang bobo yung tanong na yun, pwedeng masagot ng, pwedeng magkaroon ng matalinong sagot. Diba? So, yun lang. And, mamaya magsisigawan eh. So, yes. Paanam. So, this is me, myself, and I, JC Mancabelli, and goodbye.